Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang iba't ibang balita sa mundo ng NBA. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So, Skip Bayless, isang malaking fan ni Jordan at isang malaking hater ni LeBron James. Wala na nga itong binitawan na magandang salita regarding LeBron. At sa kanilang show sa Fox Sports na Undisputed, Skip and Shannon, dito ay muling nagpakawala si Skip Bayless ng kanyang mga tirada sa 4-time MVP. Ayon kay Skip Bayless, sa last 3 years nga daw ay walang duda na si Kevin Durant talaga ang best player in the planet. Hindi nga daw ang fake GOAT na si LeBron James at wala nga daw sa same stratosphere o level ni KD si LeBron James. As usual, ito ay humakot ng iba't ibang opinion sa mga netizens. Ang mga fans si KD ay nagsasabi na tama ang sinabi ng analyst dahil patuloy na nga daw na bumabagsak ang laro ni LeBron James. Habang ang mga fans naman ni LeBron ay hindi nagustuhan ang sinabi ng longtime analyst at sinabing nahihibang na daw ito. Kayo ba mga kaibigan, as of now, sino ba ang best player in the world para sa inyo? Tandaan, as of now, ibig sabihin ay hindi usapang all-time dahil kung all-time nga ay medyo malaki talagang agwat ni LeBron sa mga achievements. Pero as of now, sino ba ang pinakamagaling na NBA player para sa iyo? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Philadelphia 76ers. Lumabas ang balita kanina lamang na talagang interesado ang Houston Rockets na makipag-trade kay Ben Simmons gamit si John Wall at multiple first round picks. So keyword nga dito ay ang Rockets ang may interest at hindi nga natin tiyak kung mutual ba ang interest na ito. Ngunit sabihin nga natin na tanggapin ng Sixers ang offer na ito, nalugi na nga sila mga kaibigan. Dahil kung iisipin natin, inaalok sa kanila ng Houston Rockets noon si James Harden kapalit si Ben Simmons at ilang complimentary pieces. Ngunit tinanggihan nila ito at ngayon ay tatanggapin nila ang John Wall na nagkasunod-sunod na ang mga injuries at mas malaki pang sahod kaysa kay James Harden. Ang panalo lang nga nila sa trade na ito ay ang multiple first round picks, ngunit magiging panalo lang nga ito kung nasa rebuild mode sila. Subalit ang problema mga kaibigan ay tapos na nga sila sa panahon ng pangongolekta ng mga draft picks at ngayon ay nasa win now mode na sila. Naging vocal na nga dito si Joel Embiid na gusto na niyang manalo at sawa na siyang malaglag sa playoffs. Subalit sabihin natin na hindi tinanggap ng Sixers ang offer ng Rockets at naglaro si Ben Simmons ngayong season. Ngunit dahil ayaw na nga niya sa Sixers, hindi na siya magtotodo dito. At tama kayo, bababa ang value ni Ben Simmons. Isang bagay na walang pakialam si Simmons dahil hindi naman siya papasok sa free agency. At alam din ng mga GMs na kaya lang naman ganyan ang nilalaro ni Ben Simmons ay dahil ayaw na niya sa Sixers. So kahit nga bumaba ang value ni Ben Simmons, hindi maaapektuhan ang kanyang contract dahil via trade nga siya malilipat ng team at hindi sa free agency. Kaya naman habang bumababa ang value ni Simmons, pakonti ng pakonti o paliit ng paliit ang mga offers na matatanggap ng Sixers hanggang sa mapipilitan na nga silang tumanggap ng offer na hindi talaga nila gusto. Isang example na lang yan ay katulad ngayon, noon nga ay James Harden ang kapalit ni Ben Simmons at ngayon ay bumaba na ito kay John Wall at habang tumatagal ay bababa lang ito ng bababa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.